to my channel, and it's me, Mygel. So today, magkakaroon ulit tayo ng Have or Wale segment, and ang i-reviewing ko, guys, is isa na namang lipsticks natin. Tawag natin na Colourpop Luxe Lipsticks. So, kung mapapansin nyo, nakapag nauna na yung swatches video ko para mas madali na tong ating review. So, ilalagay ko na lang yung link dito, down in the description box. Kung hindi ko man malagay, yun yung aking previous video na makikita nyo sa aking channel. So, yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na kayo para ma-notify kayo sa mga next na mga reviews ko or mga makeup tutorials ko or vlogs. So, as you can see, I'm wearing the shade Liquid Courage. Kung mapapansin nyo, wala ito sa aking swatches video. Sorry po, kasi hindi na siya talaga umabot. So, ito yung itsura niya. As you can see, it's a dark red. Dark red ang itsura nito. Pero sa camera and sa lighting, nagiging usual red siya. Muted red na may pagka-wine. Pero sa totoong buhay, medyo dark siya tingnan. Dumating to sa akin na naka-box. Malaking box siya ng Colourpop. Ang kanyang packaging is ganyan. Box siya. Box. Una, naka-box muna siya. Then, nakalagay yung Lux. Colourpop Lux Lipsticks kasi yung name nito. And then, sa isang side, yung kanyang website, it's colourpop.com. Ito sa taas, yung kanyang shade. So, this one is shade 27, yung hawak ko. Ang net weight niya is 3.5 grams or 0.12 ounce. And then, nakalagay dito, it's cruelty-free. And made with love in the USA. So, sa loob nito, may mga star-star siya. Yan, ganyan. Tapos, yung pinakang lipstick bullet is gold. Rose gold to, tingin ko. Yeah, may mga star-star na nakaprint sa kanyang gilid. And then, nasa baba rin yung shade. And then, ganito yung itsura ng kanyang loob. Yan. Yung pinakang bullet, may makikita ka mga star-star. Ang cute niya. As in, naka-print siya. Ano bang tawag dito? Parang nakahulma. Nakahulma sa kanyang bullet. Pinakang bullet yung mga star-stars. Yung pagiging sa atin niya, nababawasan naman pag naset na siya. Siguro mga at least mga 1 minute, ganyan, nagsiset na siya. Pero ako kasi, since ayoko ng masyadong satin at gusto ko matte talaga, talagang binablot ko siya sa tissue para maging long-lasting siya. And effective naman kasi nasuot ko to for 4 to 6 hours kung makita nyo sa aking gala test and hulas test. Okay, so let's do the gala test. Suot ko ngayon yung color, suot ko yung Colourpop Lux Lipstick. I-review natin. Ang shade na suot ko is yung What If. As you can see, matingkad siya. Bright pink siya. So, kanina, sinuot ko siya ng mga around 10 o'clock ng umaga. So, tingnan natin kung kapag kumain ba ako at saka kung ilang oras to maglalas sa aking lips. Okay, so now it's 10:29 in the morning. So, halos mag... Ito na nga, 29 minutes ng... 29 minutes ko na itong suot. So, yan. Tiyan natin. I think kakainin ko ngayon, chicken wings, tas rice. Ayan, tapos na ako kumain, guys, and nag-surprise ako kasi ito pa, nakita nyo ba? Meron pa rin lipstick and yung inner corners ko, hindi naman halata na nag-fade pero nag-iwan siya ng tint. Diba? Ang ganda. Tapos, pag ginan mo, ayan, matatransfer na siya ulit sa inner corners. So, pwede na siya ulit para na ulit siyang bago. Okay, update tayo, guys. It's 2:49. 2:49 in the afternoon and ganito yung tsura niya. Kumain ako ng ano... popcorn, tapos uminom ako ng soft drinks. Ito na yung tsura niya. Ayan. Nag-fade lang yung inner lips, pero okay pa din. Maganda pa din siya tingnan. Tingnan natin kung kiss-proof or transfer-proof. Nagta-transfer pa rin siya. So, ayan, guys. Tapos na ako mag-zumba. So, ito na yung tsura ng aking lipstick. So, as you can see,
Yung inner lips lang yung nabawasan ng kulay, nag-fade ng kulay, pero yung outer lips, intact pa rin yung kanyang color. At hindi naman siya nag-bleed. So, yun. Habang tumatagal, lalo siyang gumaganda. Yes, meron siyang transfer. Lalo sa pagkain, lalo sa mga utensils and yung mga plastic cups, ganyan, or mga baso, nagta-transfer siya. And hindi siya nagiging kiss-proof. As you can see, ayan, meron. So, ganyan din yung nangyayari sa kanya kapag kumain ka. Pero kahit ganun, ganun na nangyari, hindi nababawasan masyado yung dito sa inner lips. Kasi diba yun yung concern natin. Usually, ang mga bullet lipsticks o kaya mga liquid lipsticks, yung inner corners, nababawasan talaga siya, lalo pag kumain. Pero this one, hindi siya masyado nag-fade. Tapos makikita nyo, parang nadikit na siya mismo sa lips. Kaya habang tumatagal, lalong gumaganda yung itsura niya. So, try ulit natin. Ayan. Ayan. So, meron pa rin siyang transfer. And take note, ito ay nablot ko na with tissue. Okay? So, yan. Nung una, nung satin pa siya, medyo natakot ako kasi baka feeling ko magbi-bleed siya sa lips ko any minute. Kaya din binablot ko rin siya ng tissue. So, para iwas doon. Ang maganda doon, kahit binlat mo siya ng tissue, hindi nag-run off o hindi nawawala yung kulay ng pinahang lipstick. Medyo na-surprise ako doon kasi may ibang lipstick na kapag binlat mo siya sa tissue, nawawala talaga yung kulay niya. Pero with this, hindi. Surprisingly, hindi siya ganon. The next one is the pigmentation. Yung pigmentation niya, sobrang pigmented. As in, one swipe is super kuhang-kuhan na niya yung kulay niya. So, ikaw, kung gusto nyo, bawa itong liquid courage, kung gusto nyo pa medyo darker, pwede nyo balik-balikan yung swipe. Pero sa isang swipe, pwede na. Meron ako isang shade, yung What If. Yung What If ay super Barbie pink ang itsura niya, ganyan. And this one, pag nilagay mo sa lips, nagmamattify siya na nagiging makintab. So, mukha siyang satin pero matte siya. Ganun yung itsura niya. And sobrang dali niya i-glide sa lips. Actually, lahat sobrang dali i-glide sa lips. As in, parang dulas-dulas niya ilagay kasi nga, 'di ba, may oil nga na ingredients na nilagay dito. If ever, medyo careful lang kayo, lalo pag naglalagay kayo ng mga darker shades, kasi may tendency na pwede kayong magkamali, ayusin nyo na lang, and i-shape nyo na. If ever, hindi nyo taga magawa, gamit kayo ng lip liner para ma-shapean nyo, and then lagay na kayo ito. Ang unang lagay ko sa lips, medyo naka-feel ako ng heavy, ganyan, heavy yung feeling ko, pero afterwards na parang nawawala na siya, parang hindi ko na ma-distinguish kung meron ba ako nilagay sa lips ko, and see, hindi siya malagkit, hindi siya nag, alam mo yun, di ba may yung lips mo, makikita mo naman eh, kung malagkit siya, gumaganon siya, yung parang nahirapan siya. Parang naiiwan yung balat, di ba? Ganun yung nangyayari. So, yan. For 4 to 6 hours, yung lips ko ay nafe-feel ko na hydrated pa siya. It's very moisturizing. And, ayun, as in, hindi mo mafe-feel yung dryness sa kanya. And, if ever na mag-fade siya, ganun mo lang. Kalat mo lang yung nasa outer lips mo papunta sa inner lips mo. Yun, nagsiset na siya. Parang bagong lagay mo lang. And then after yung kanyang ano, yung kanyang smell, kaamoy siya ng Maybelline na medyo amoy vanilla. Pero mas matapang kasi yung amoy ng Maybelline. Ito yung parang pa-sweet scent lang ng vanilla. Magkano ba to? This one is $7 ang isa. Pero, syempre, meron ka pang shipping fee tsaka tax na babayaran. Kahit sa customs, meron ka pang babayaran dun. Sa post office, nagbayad ako ng 112 pesos pa para dito. Pero, naka-free shipping to eh. Kasi, kailangan maka-$50 ka kapag worldwide shipping para maging free na yung shipping mo. So, yun. Pero, meron tayong mga online shops na nagbebenta nito. So, mga around 400 to 500 ang benta nila. Not bad naman kasi gawa ng shipping tsaka yung tax na additional pa para doon. So, kung tatanungin niyo ako kung sulit to, yes, super sulit siya. As in, sobrang ganda niya.
medyo downside lang niya na hindi siya madaling mahanap sa market kasi kailangan mo siyang bilhin online. Pero as in sulit siya. Merong yung mga shades kasi niya, meron siyang 24 shades na from nudes and red, tapos may mga purple, tsaka may mga pink. So madaming variations. Pwede kayong pumili. Meron nga doon yung parang dark blue yung itsura, tsaka may isa yung astronaut, parang black pang Halloween, ganyan. Meron silang mga ganong shades. So, you can check sa colorpop.com yung mga available shades. So, wala naman akong masabing hindi masyadong maganda dito sa lipi nito kasi super satisfied ako sa kanya. Havay na havay ito sa akin, guys. Highly recommended. Promise talaga. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan niyo yung review ko dito sa Colourpop Luxe Lipsticks. Thank you for watching and see you on my next one. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous. Annyeong!